Magandang araw, Karine, at sa mga masugid na tagapakinig sa Ang Mandalakbay Channel. Natutuwa ako dahil isa sa mga libangan ko ay ang makinig sa channel na ito. Tuwing may ginagawa ako o kaya ay nakaupo lang ako sa balkonahe ng bahay namin tuwing hapon. Nag-umpisa ang pakikinig ko sa channel ninyo dahil sa aking apo na si Nibok. Tinuruan niya ako kung paano gumamit ng YouTube, pero minsan nagpapatulong ako sa kanya. Isa na sa dahilan itong pagtangkilik ko sa channel na magpadala rin ng aking sariling kwento. Nasa 67 na ako ngayon at masasabi ko na sariwa pa sa akin ang lahat na aking nakaraan. Habang sinusulat ko itong kwento ay hindi ko maiwasan ang panindigang muli ng balahibo. Ang muling maging matapang at nanabik sa bawat pangyayari. Nais ko na maramdaman din ito ng iyong tagapakinig, Karine. Pero bago ko simulan ang lahat, nais ko munang simulan sa pinakasimula ang lahat. Itago niyo lamang ako sa pangalang Manny. Nakatira ako dati sa Samar kasama ang aking mga magulang. Subalit noong nasa 15 taong gulang na ako, ay umuwi ang aking ina sa probinsya ng Antique. Sinama niya kami ni tatay, kung kaya't naiwan si Lolo Selmo sa Samar. Labis ang lungkot ko noon dahil mahal na mahal ko si Lolo Selmo. Marami kasi akong mga natutunan sa kanyang bagay at mga kwentong katatakutan. Dahil doon ay nagkaroon ako ng interes na maging antingero tulad sa mga kwento niya. Kaya naman habang nasa dagat si nanay at tatay na nangingisda at ako ang naiiwan sa bahay, ay pumupunta ako sa likod ng aming bahay. May malawak na gubat doon na hindi pa napupuntahan ng kahit na sino, maging ang aming mga kapitbahay. Malago ang mga damo at nagtataas ang mga puno ng balete. Rinig na rinig agad ang huni ng mga ibon para yung musika sa aking pandinig. Dala-dala ko ang maliit na libro na bigay sa akin ni Lolo Selmo. Isa kasing albularyo si Lolo Selmo, kaya marami siyang nalalaman tungkol sa mga engkanto, aswang at iba pang mga elemento. Kaya alam niya ang tungkol sa mga makapangyarihang bato tulad ng mutya o anting-anting. Pinakita pa sa akin ni Lolo Selmo ang mutya niya na siyang nagpapagaling sa mga taong may karamdaman. Sinabi niya pa sa akin na yun ang tumutulong sa kanya para magpagaling ng mga taong may sakit. Dahil doon ay kilala na siyang isang magaling na albularyo sa aming lugar sa Samar. Tumuloy ako sa aking paglalakad papasok sa gubat. Nilibot ko ang aking paningin sa buong gubat at pinakiramdaman ang bawat sandali. Nagbabakasakali ako na makaramdam ng kakaibang enerhiya o kaya ay may magpapakita sa aking isang engkanto. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Lolo Selmo na makikita ko lamang ang anting-anting o mutya tuwing Biyernes Santo o kaya kapag kusa itong ibinigay sa akin ng elemento o gabay. Huminga ako ng maluwag saka naghintay ng ilang sandali. Sinubukan ko ring dasalin ang nakasulat sa libro ni Lolo Selmo, ang paraan sa pagtawag sa mga elemento ng gubat. Ngunit, bigo akong umuwi ng bahay noong sumapit ang tanghalian. Hindi nakauwi sina nanay at tatay ng mga sandaling yun, kaya ako ang kumain na mag-isa. Halos sa buong kabataan ko ay ginugol ko ang aking oras sa paghahanap ng mutya at ng anting-anting. May ilang beses na
Gusto ko na lamang sumuko at iwan ang kagustuhan ko na maging antingero. Pero sa tuwing naalala ko ang mga taong nangangailangan ng tulong at sa mga ginagawa ni Lolo Selmo, ay mas lumalakas ang loob ko na magpatuloy. Kaya naman dumating ang araw ng aking 20 na kaarawan. Mag-isa ako noon sa bakuran at abala sa pagsasampay ng mga damit nila nanay at tatay. Wala rin namang kaming handa noon. Imbis na ipambili ng mga pagkaing panghanda, ay pinangbili na lang nila nanay at tatay ng bigas at ulam. Papasok na sana ako noon ng bahay para pumasok na rin sa aking trabaho bilang tagalinis ng eskwelahan, nang bigla akong napatigil nang makarinig ako ng isang malakas na hangus. Sumalubong ang dalawa kong kilay. Nagmumula ang malakas na hangus sa likod ng bahay namin. Mabilis akong pumasok ng bahay at tumungo sa kusina. Kumuha ako ng isang punyal at agad na pinuntahan ang likod. Napatigil ako nang marinig ko na naman ang hangus na nagmumula sa gubat na ilang buwan ko nang hindi napupuntahan. Humigpit ang hawak ko sa punyal at tumungo roon. Rinig ko ang kalabog ng aking dibdib dahil sa kaba. Naisip ko na baka yun ang oras na pinakahihintay ko. O baka yun ang araw na baka kunin ako ng engkanto. Subalit, imbes na magpatalo ako sa takot, ay dilabanan ko yun at buong loob na hinarap. Mas lumakas pa ang hangus na aking narinig. Parang malapit lamang ito sa akin. Ilang sandali pa ay nakita ko ang isang malaking kalabaw na kumakain ng damo sa ilalim ng isang malaking puno ng palete. Walang alagang kalabaw o baka sa baryo namin, sapagkat mas kinabubuhay namin sa antike ay ang mangisda. Kaya napagtanto ko sa oras na yun na isang elemento o gabay ang tumawag sa akin. Unti-unti akong lumapit sa kalabaw. Bigla siyang tumigil sa pagkain ng damo at tumingin sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong umiilaw ang kanyang mga mata. Kulay berde yon habang nakatitig sa akin. Ilang sandali pa ay tumayo ito at nagpalit ng anyo sa isang taong kalabaw. Ang katawan nito ay katulad ng sa tao, subalit ang ulo ay sa kalabaw at ang mga kamay at paa nito. May buntot pa rin ito sa kanyang likuran. Narinig kong humangos siya ng malakas hanggang sa napalitan yon ng malakas na tawa. Pumuno ang kanyang tawa sa buong kagubatan. Lumapit siya sa akin at tiningnan ako ng maigi. Lumayo ako ng bahagya sa kanya at ilang beses akong lumunok. Pinanatili ko ang aking sarili na nakatayo. Hindi ko ipinakita sa kanya ang takot ko. Hinila niya ako palapit sa puno ng balete. Halos napigil ko ang aking hininga habang nakatingin sa kanya. Kitang-kita ko ang unti-unting pagbaba ng mga sanga ng puno ng balete upang takpan ang buong paligid kung nasaan kami ng elementong kalabaw. Sa isang kisap mata ko lamang ay nasa madilim na kaming parte ng kupat. Wala akong ibang nakikita kundi kadiliman at ang nakatayong elemento na kalabaw. Nanatiling umiilaw ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Ilang sandali pa ay nagsalita siya. Maligayang pagdating sa aking tahanan, Manny. Marahil ay nagtataka ka sa akin at sa pangyayari. Pero narinig ko ang iyong pakiusap
sa tuwing pupunta ka rito sa gubat. Anong ibig mong sabihin? Kung ganun ay, naririnig mo ang panalangin ko na magkakaroon na ng mutya o anting-anting? Ganoon nga. At nakita ko na may busilak kang puso at handang tumulong sa kapwa. Kaya naisipan ko na ibigay sa iyo ang mutya na aking binabantayan. Ako nga pala si Kabaw, ang gabay ng mutya ng Kalabaw. Maraming salamat. Pasensya na. Medyo nabibigla pa ako ngayon. Tumawa ng malakas si Kabaw nang marinig ang sinabi ko. Hindi naman ako nananakit sa isang tulad mo. Ang kinainisan ko lang sa tao ay ang mayabang, sakim, at lahat ng masamang ugali sa tao. Gusto ko na ipagtanggol mo ang mga taong nasa panganib. Sandali, ibig sabihin, binibigay mo na sa akin ang mutya na ginagabayan mo? Oo nga. Nakikinig ka ba sa akin o hindi? Pasensya na. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala. Hindi niya ako sinagot. Sa halip ay ibinuka niya ang kanyang kamay sa aking harapan. Napatingin ako roon at nakita ko ang isang batong umiilaw ng katulad ng sa kanyang mga mata. Kulay berde. Ito ang mutya ng Kalabaw. Noong bata pa ako, ay nasa pangangalaga ko na ang mutya na yan. Kalahati ito ng buhay ko, kaya pakaingatan mo at gamitin ito sa tama. Nasa tabi mo lang ako at handa kang gabayan kapag kailangan mo ng tulong. Wala akong mahanap na tamang salita habang nakatingin sa mutya. Lumipad yun sa ere at bigla na lamang lumipat sa mga kamay ko. Agad kong naramdaman ang malakas na enerhiyang nagmumula sa mutya. Napatingin ako kay Kabaw, pero unti-unti siyang naglaho na parang bula at pumasok sa mutya ng Kalabaw na nasa aking kamay. Nanlaki ang mga mata ko nang makaramdam ng malakas na enerhiyang pumapasok sa katawan ko, para akong unti-unting hinihigop ng hangin na hindi ko mapigilan. Naramdaman ko ang paglakas ng aking katawan. Habol ko ang aking hininga nang matapos. Napatingin ako sa aking paligid at nakita ko na nasa ilalim na ako ng puno ng balete. Bumalik na sa normal ang lahat, pero naroon na ang mutya sa aking kamay. Hindi na ito umiilaw at tila isa lamang itong normal na bato. Tumayo ako mula sa pagkakaluhod sa lupa. Pinakiramdaman ko kung may kakaiba sa paligid. Tinawag ko si Kabaw para sana makausap siya tungkol sa mutya ng Kalabaw. Bigla siyang nagpakita sa akin. Nagulat pa ako nang makita siya. Kasama mo na ako palagi, Manny. Nasa tabi mo lang ako at gagabayan ka. Kaya gampanan mo ng mabuti ang tungkuling nakaatang na ngayon sa mga balikat mo. Kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako. Huwag muna sa ngayon. Nagpapahinga pa ako. Sandali lang! Paano ba ito gagamitin? Ano ang kaya nitong gawin? Malalaman mo rin yan. Bago pa ako makapagsalitang muli, ay naglaho na naman si Kabaw na parang bula. Bumuntong hininga na lamang ako at isinilid ang mutya sa bulsa ng aking pantalon. Umuwi ako ng bahay sa kakumuha ng maliit na lubid at punyal. Gumawa ako ng tali para sa mutya ng Kalabaw. Ginawa ko yung kwintas. Nang matapos ay agad kong sinuot sa liig
at ipinailalim yon sa aking damit na suot. Pagkatapos ay mabilis akong kumilos para pumasok sa aking trabaho. Habang lulan ng tricycle ay binasa ko ang mga sinulat ni Lolo sa libro, kung saan naglalaman yon ng kaalaman sa mga iba't ibang mutya na kanyang alam. Noong makita ko ang pahina kung saan nakasulat ang mutya ng kalabaw, ay agad ko itong binasa. Nalaman ko na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan ang mutya ng kalabaw. Nagbibigay raw ito ng kakaibang lakas sa katawan. Nagtataglay rin daw ito ng isang kakayahan ng isang kalabaw. Kakaibang lakas sa katawan, malakas na suntok at sipa, at bilis sa pagtakbo mula sa mga kalaban. Mabisang panlaban sa mga aswang at masasamang nilalang ang mutya ng kalabaw. Nakasulat din sa maliit na libro ni Lolo Selmo kung paano papalakasin ang mutya ng kalabaw. Dadasalan ko lamang yun palagi kapag sumapit ang alas 6 ng gabi. Kapag Biyernes naman, ay dasalan ko yun ng 3 oras. Pagkarating ko sa eskwelahan na aking pinagtatrabahuan, ay bumaba na ako sa tricycle. Pagkaapak ko pa lang sa sementadong daan, ay may natanaw na akong gulo. Mabilis ang mga hakbang ko, patungo sa umpukan ng mga estudyante at mga guro. Narinig ko na may isang bata raw na pinuntahan doon ng mga armadong lalaki. Pinagtulungan ng mga ito na saktan ang bata. Tinanong ko ang aking kasamahan na si Limuel kung nasaan na ang mga lalaking yun. Sinabi naman niya sa akin na umalis na, pero hindi pa nakakalayo. Nagulat naman siya nang agad akong umalis at tumungo sa dinaanan ng mga kalalakihan. Magubat ang likuran ng eskwelahan. Doon dumaan ang mga lalaking nanakit sa isang bata. Binilisan ko ang aking lakad. Naramdaman ko na may nakasunod na sa akin, at nang paglingon ko ay nakita ko si Kabaw. Sinabi niya sa akin na nasa hindi kalayuan ang 3 lalaki. May tangan daw na anting-anting ang isa sa mga ito, kaya pinag-iingat niya ako oras na makaharap ko ang 3. Nagtatawanan ang 3 lalaki nang naabutan ko sila. May dala silang mga pamalo at saka baril. Lumunok ako ng ilang beses, pero sa mga sandaling yun, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumangon sa loob ko. Naramdaman ko sa aking katawan si Kabaw. Hoy! Sandali lang! Lumingon sa akin ang 3 lalaki nang marinig nila ang pagtawa ko. Napatigil sila sa pagtawa at agad na kumunot ang kanilang mga noo. Bakit yun naman sinakta ng bata na yun na walang kalaban-laban? Nagtawanan sila at hindi makapaniwala na nakatingin sa akin. Sinabihan pa ako ng isa na wag na akong mangialam. Pinapaalis pa nila ako dahil labas na raw ako sa usaping yun. Ang isa naman sa kanila na kulot ang buhok ay sinabi sa akin na may atraso ang kuya ng bata sa kanila. Gumanti lang daw sila sa kayabangan ng kuya nito. Napakuyom ang aking kamao dahil sa galit ni Kabaw. Maski ako ay nagagalit nang marinig ko ang mababaw na dahilan ng mga ito. Sinigawan ko sila at sinabihan na hindi tama ang kanilang ginawa. Nagalit silang 3 at nainis. Kaya naman agad nila akong sinugod. Umiwas ako para hindi matamaan ng kanilang suntok at sipa. Ang isa pa ay kinasa ang kanyang baril at nagpaputok. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang bala na papunta sa aking direksyon. Bago pa ito tumama sa aking katawan,
ay agad akong umiwas. Nakipagpalitan ako ng suntok sa kanila at sipa. Sa mga sandaling yon, para akong sinaniban ng espiritu ng kalabaw. Isang lalaki ang malakas na sumuntok sa akin. Nakita ko na may anting-anting siyang suot. Narinig kong humangos ng malakas si Kabaw. Ramdam ko ang galit niya. Sinabi niya sa akin na naamoy niya ang preskong dugo ng mga taong napaslang na nito. Dahil sa aking nalaman na marami nang napatay ang lalaki na nasa aking harapan, malakas ko siyang sinuntok sa mukha. Sumadsad siya sa lupa, pero agad siyang nakatayo at muli akong hinarap. Galit na galit siyang sumugod sa akin. Nagpalitan kami ng suntok sa kasipa. Walang gustong magpatalo sa aming dalawa hanggang sa mapagod kaming dalawa. Sinamantala ko ang pagkakataon na nagpapahinga siya. Mabilis ko siyang sinipa sa mukha. Tumilapon siya sa kakahuyan. Pinuntahan ko siya at malakas na binuhat. Narinig ko siyang sumigaw at nagmamakaawa na huwag ko siyang ihahagis. Subalit, galit na galit si Kabaw kung kaya't tuluyan ko siyang inihagis. Napadaing ang lalaki nang bumagsak siya sa lupa. Nagtakbuhan naman ang mga kasama niya papunta sa kanya. Nilapitan ko silang tatlo. Ipangako niyo sa akin na hindi na kayo gagawa ng masama sa kapwa. Magbago na kayong tatlo! Takot na takot silang tumango ng sunod-sunod sa akin. Tumungo ako sa kanilang mga dalang gamit at pinagbabaliko ang kanilang mga baril sa kapamalo. Iniwan ko sila at muli akong bumalik sa eskwelahan. Tinanong ako ni Lemuel kung saan ako nanggaling. Hindi ko siya sinagot at nagsimula na ako sa aking trabaho. Simula noon ay ipinagtatanggol ko na ang mga taong nangangailangan ng tulong o kaya inaapi. Nagsimula rin akong tumugis ng mga aswang na kumakalat sa aming baryo sa Antique. Taong 1977, nasa edad na 21 na ako noon, nang bumalik kami ni nanay at tatay sa Samar. Bumalik kami ng Samar dahil nais ni nanay na makasama muli si Lolo Selmo. Nag-alala rin kami sa matanda dahil mag-isa lamang ituroon. Kaya pagdating namin sa Samar, ay laking tuwa ni Lolo Selmo. Naging masaya siya ulit dahil may makakasama na siya sa araw-araw. Patuloy pa rin siyang nanggagamot sa mga taong may sakit. Isa pa rin siyang albularyo at sinabi niya sa akin na hindi na raw niya yun tatalikuran. Noong nakapagsolo kami ni Lolo Selmo, ay ibinalita ko sa kanya ang tungkol sa mutya na bigay sa akin ni Kabaw. Abay, natutuwa ako sa iyo po. Isa ka na palang ang tingero. Gamitin mo yan sa tama. Tamang-tama. Narinig ko na maraming mga aswang na nagkarat ngayon sa ating bayan. Kakailanganin ko ang tulong mo para sugpuin sila. Bakit hulo? Paano nangyari na maraming aswang na ngayon sa bayan natin? Hindi ko nga rin alam eh. Basta nagsimula noong dumating yung doktor dito sa atin. Simula nung dumating siya, marami nang nagkakasakit at namamatay. Palaging dahilan ng pagkamatay ng tao ay binangungot. Kaya naman inaatake sa puso. Kung ganun lo, isang aswang ang doktor na ito? Hindi pa ako sigurado. Hindi ko pa napapatunayan na aswang ang doktor na yon. Hindi ko naman kasi siya mahuli-huli. Mailap. Magaling din magtago ng baho niya. Pero hayaan mo, malalaman at mauhuli rin natin siya sa mga susunod na araw. Kung sa bagay lo, isa pa'y, nandito na rin ako. Tutulungan kita sa misyon mo. Nais ko rin tumulong sa mga taong biktima ng mga masasamang tao at mga aswang. Oo nga. Isa pa, tulungan mo akong magbenta ng produkto ko na kesang puti. Sa paraang ito, mapapagaling natin ang mga taong may sakit o kaya ay inaaswang
at mabibiktima nito ang mga aswang kapag kinain nila. Ang galing mo talaga, Lo. Bakit? Ano ba nilagay niyo sa keso? Halika. Halika at sasabihin ko sa'yo. Tuturuan din kita kung paano gumawa. Ipinakita nga sa akin ni Lolo Selmo ang paggawa niya sa kesong puti na nilalako niya sa bayan. Hinaluan niya yon ng bawang sa kaasin at kalamansi. May mga ilan ding kasangkapan siyang nilagay na makakapagpagaling din sa mga taong may karamdaman. Kung makakain nga yon ng taong may sakit, tulad na lamang kapag inaswang o naengkanto, ay may posibilidad na gagaling siya. At kapag nakain naman yon ng aswang, ay magbibigay ito ng malubhang karamdaman sa kanyang katawan. Kaya naman tinulungan ko si Lolo Selmo sa paggawa ng kesong puti. Marami rin siyang itinuro sa akin ng araw na yon. Niyaya niya rin akong samahan siya sa pagbebenta sa bayan. Kaya naman sumama ako sa kanya dahil sa palayan naman sila nanay at tatay na nagsasaka. Itinuro sa akin ni Lolo Selmo ang maliit na klinika kung saan nagtatrabaho ang doktor na sinasabi niya. Sinabi sa akin ni Lolo na ang pangalan ng doktor na ito ay Francisco. Naglatag kami ni Lolo Selmo ng maliit na mesa sa gilid ng kalsada sa ilalim ng puno. Doon kami nagbenta ng kesong puti. Tanaw na tanaw namin ang klinika ni Francisco kung kaya't kitang-kita namin ang mga taong lumalabas at pumapasok doon. Sa tuwing lalabas ang mga tao na galing sa loob ng klinika, ay binibentahan namin ni Lolo ng kesong puti. Ang ilan ay bumibili at ang ilan naman ay hindi. Pero ang mahalaga sa amin ni Lolo, kahit papaano ay may matulungan kami o kaya ay masagip mula sa kamatayan kung sakali man na aswang talaga si Francisco. Lo, paano kung subukan ko kayang magpatingin kay Francisco nang malaman natin kung aswang ba talaga siya o hindi? Huwag muna po. Baka makamoy ang doktor at paalisin tayo dito. Kailangan muna nating paunti-unti para mahuli natin siya. Dahil kapag nalaman niya na antingero ka at albularyo ako, paniguradong aalis siya at magtatago. Kapag mangyari yon, hindi na natin siya matuturuan ng leksyon. Kung sa bagay, Lo, tama ka nga. Kailangan lang natin siya bantayan muna at obserbahan. Tandaan natin ang mukha ng mga taong nanggaling sa klinika niya. Kapag may mamatay sa mga yan na hindi bumili ng kesong puti, doon na tayo kikilos. Sinunod ko ang payo ni Lolo Selmo. Binantayan at inobserbahan nga namin si Francisco. Araw-araw ay nasa labas kami ng klinika para magbenta ng kesong puti. Lumipas ang mga araw nang may mabalitaan kami ni Lolo Selmo na ang ilan sa mga nagpatingin sa klinika ay patay na at ang iba naman ay nawala na lamang na parang bula. Nagbalak kami ni Lolo Selmo na pumasok sa loob ng klinika para makaharap si Francisco. Nagpanggap kami ni Lolo Selmo na magpapatingin siya kay Francisco dahil may iniinda siyang karamdaman. Nang hinarap na kami ni Francisco, ay naramdaman ko ang enerhiya na nagmumula sa aking mutya. Narinig ko rin na nagsalita si Kabaw na hindi maganda ang pakiramdam niya sa doktor. Naaamoy raw niya rito ang sari-saring amoy ng dugo ng mga tao. Hindi ko inalis ang aking paningin kay Francisco habang hinahawakan siya ni Lolo Selmo sa braso at tiyan. Hinawakan ko si Lolo sa kanyang balikat at pinisilyon. Sa pamamagitan nun ay maiparating ko sa kanya na tama nga ang hinala naming dalawa tungkol kay Francisco. Ilang sandali pa ay biglang tumayo si Lolo Selmo at tumawa ng bahagya. Nako! Doktor, patawad. Kailangan na pala namin umuwi ng apo ko. Salamat na lang sa pagtingin sa akin. Pero, alam ko mapapagaling ko rin naman ang sarili ko. Eh,
Tatang, ganun ho ba? Pero hindi nyo dapat hinayaan ang sarili nyo. Kailangan nyo pong magpagamot. Iba kasi ang gamot sa mga herbal lang. Maraming salamat, Doc. Hayaan nyo at kapag sumamaan na ang pakiramdam ko, papatingin ako agad. Ay mabuti nga ho kung ganun. Tatang, ito nga po pala ang reseta ninyo. Bilhin nyo lang ito sa butika ng kahit papano eh. Maagapan ang maramdaman nyo. Maraming salamat, Doc. Kaya pala, may bibigay ako sa iyo, Doc, bilang pasasalamat. Kinuha ni Lolo Selmo ang dalawang supot ng kesong puti at ibinigay niya ito kay Francisco. Tiningnan ko ang reaksyon ng doktor kung may pagbabago ba sa mukha nito. Subalit, walang nangyari. Hinawakan pa ni Francisco ang kesong puti na bigay ni Lolo. Halos puro bawang at asin ang tinimperon ni Lolo, pero hindi man lamang nagitla ang doktor. Pagkatapos magpasalamat ni Francisco sa amin, ay umalis na rin kami. Hindi na namin nakita kung ano ang nangyari sa kanya dahil agad siyang pumasok sa loob ng kanyang opisina. Nang makabalik na kami ni Lolo sa aming pwesto, ay sinabi ko sa kanya ang naramdaman ko kanina at ang sinabi sa akin ni Cabao. Kung ganon, hindi tayo dapat maging kampante. Kahit na kailan, hindi nagkakamali ang mga gabay ng mutya sa kanilang pakiramdam. Kung ganon lo, aswang nga si Francisco. Yun din ang suspetsa ko. Pero kailangan pa rin nating makasiguro. May iniisip akong ideya lo kung paano natin siya mauhuli. Sundan kayo natin siya kung saan siya buuwi. Tapos, abangan natin kung anong ginagawa niya tuwing gabi. Kung magpapalit ba siya ng anyo o hindi. Pwede rin na po. Kailangan lang natin mag-ingat pagdating sa bagay na yan. Noong sumapit ang hapon, ay nagligpit na kami ng mga paninda naming kesong puti ni Lolo Selmo. Pagkatapos noon, ay nagtago kami sa isang sirang gusali at inabangan namin si Francisco na lumabas ng klinika. Bandang alas 5 na siya nang lumabas. Naglakad siya patungo sa abandonadong eskinita. Tahimik namin siyang sinundan ni Lolo Selmo. Malayo-layo na ang nalakad namin nang pumasok siya sa isang masukal na kagubatan. Nagkatinginan kaming dalawa ni Lolo Selmo. Napansin namin na tumigil si Francisco sa paglalakad. Pero kalaunan ay tumuloy na rin siya. Hinawakan ako ni Lolo Selmo sa aking braso. Saka ko siya pinigilan. Nagkubli kami sa isang malaking puno. Sandali po. Mukhang alam niya na may nakasunod sa kanya. Kailangan natin mag-ingat. Napansin ko nga lo. Sigurado na paghahandaan niya pagdating natin sa bahay niya. Huwag kang mag-alala po. Nakahanda na tayo riyan. Napangiti ako sa sinabing yun ni Lolo Selmo. Kumuha siya ng buntot ng pagi na dala niya sa kanyang bayong. Kinuha ko rin ang punyal na inabot niya sa akin. Napatingin ako kay Lolo na puno ng pagtataka. Ang buo kong akala ay mga gamit niya sa pagditinda ang laman ng daladala niyang bayong. Pero hindi ko akalain na pangontra pala ang lahat ng yon sa mga aswang. Kumuha rin si Lolo Selmo ng kesong puti, bawang at mga kalamansi. Kumuha rin ako ng isang dakot ng asin mula sa plastic na kanyang daladala. Pagkatapos noon, ay nilapag na ni Lolo Selmo ang kanyang bayong sa ilalim ng puno. Napatingin kaming muli sa bahay ni Francisco. Malapit nang magtakip silim, kung kaya hinila na ako ni Lolo patungo sa bahay ni Francisco. Marahan kaming naglakad sa bakuran ng bahay ni Francisco. Ingat na ingat kami na hindi makagawa ng ingay para hindi kami marinig ng aswang sa loob ng kanyang bahay. Sumindi ang ilaw sa loob ng bahay ni Francisco. Agad kami nagkubli sa ilalim ng bahay nito sa hagdan. Sumilip sa isang butas sa dingding si Lolo Selmo at pinagmasdan ang ginagawa ni Francisco sa loob. Habang ako naman ay nagmamatsyag sa buong paligid. Napabuntong hininga ako nang makita ko ang buwan
na unti-unti nang nagpapakita sa kalangitan. Ilang sandali na lang at lalakas na si Francisco. Kinalabit ko si Lolo para tawagin siya at alamin kung ano na ang kanyang nakita. Pero hindi niya ako pinansin. Hinintay ko siya ng ilang sandali hanggang sa bumaling na siya sa akin. Bumulong sa akin si Lolo na nakita niya si Francisco na kumakain ng bangkay ng isang tao. Gusto kong masok ka sa mga sandaling yun dahil sa sinabi sa akin ni Lolo. Dahil sa hindi ako naniniwala kay Lolo, ay ako na mismo ang sumilip sa butas. Kitang-kita ko ang pagkain ni Francisco sa isang bangkay ng tao. Agad akong lumayo sa butas at pinigilan ko ang masuka. Pero kahit anong pigil ko, ay parang bumabaligtad ang sikmura ko. Hindi ko na napigilan at nagsusuka na ako. Narinig namin ang paggalaw ng malakas ng upuan mula sa loob ng bahay ni Francisco. Nagkatinginan kami ni Lolo. Sa mga sandaling yun, alam na naming dalawa na nabulabog namin ang pagkain ni Francisco sa kanyang biktima. Apo! Magtago na tayo! Bilisan mo! Mukhang alam na niya na nandito tayo! Mabilis akong hinila ni Lolo at nagkubli kami sa isang malaking puno malapit sa bahay ni Francisco. Ilang sandali pa ay nakita namin siyang lumabas ng kanyang bahay. Lumingalinga siya sa paligid. Puno pa ng dugo ang kanyang mga kamay. Narinig namin ni Lolo na sumisinghot-singhot siya. Agad akong tinapik ni Lolo at saka pinahiran niya ako ng langis. Ganon din ang ginawa niya sa kanyang sarili. Makaraan ng ilang sandali ay nakita ko na puno ng pagtataka si Francisco habang hinahanap ang amoy na naamoy niya kanina. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mutya na suot. Rinig ko ang paghangos ni Kabaw sa aking tabi. Sinenyasan ko siya para sabihin na hindi yun ang tamang oras para sugurin namin agad si Francisco. Kinakailangan pa muna naming bumuelo ni Lolo Selmo bago gawin yun. Makaraan ang ilang sandali ay bumalik muli si Francisco sa kanyang bahay. Doon na ako kinausap ni Lolo Selmo. Saka na tayo bumalik dito muli, apo. Hindi pa ngayon ang tamang oras para salakayin siya. Paano yan, Lo? Paano kung paghandaan niya ang pagdating natin sa susunod na araw? Hindi pa. Dapat ngayon na tapusin natin ang kasamaan niya. Hindi pwedeng marami pa siyang mabiktimang tao. Alam ko, apo. Pero kabilugan ng buwan ngayon, imposible na matalo natin siya. Sa mga oras na ito, siguradong napakalakas niya. At ito lang ang panlaban natin sa kanya. Baka mamaya ay mamatay pa tayo. Hindi tayo makakapuntos sa kanya. Napasabunot ako sa aking buhok. Hindi ako makapaniwala sa mga sandaling yun, sa mga salitang sinambit sa akin ni Lolo. Lolo, ano ka ba naman? Kanina, ayos na ayos pa usapan natin na tapusin na natin ngayong araw si Francisco. Ikaw pa nga nagyaya at puno ang loob kanina. Anong nangyari, Lo? Ano? Sabi mo nga sa akin, Lo. May nakita ka ba sa loob kung bakit nagbagong isip mo? May nakita akong isang batang lalaki na sumisilip doon sa silid niya. Kailangan muna nating alamin kung anak ba niya yon o baka biktima niya rin at binibihag niya. Eddie, alamin natin ngayon, Lo. Hindi pwedeng pati ang bata na yon ay kainin lang ng aswang na yon. Alam ko, apo. Pero hindi rin natin alam kung inosente ba talaga ang bata ang yon o hindi. Kaya hindi pa muna tayo ngayon sasalakay. Bantayan na lang muna natin ng ilang gabi si Francisco at obserbahan kung anong gagawin niya. Paalis na sana kami ng tuluyan ni Lolo Selmo nang marinig kong humangos si Kabaw. Tiningnan ko siya kung ano ang nangyayari sa kanya. Napatigil din si Lolo at alam kong naramdaman niya ang pagpapakita sa akin ng gabay ng aking mutya. Kinausap ko sa aking isipan si Kabaw at sinabi niya sa akin na alam na ni Francisco
ang tungkol sa amin ni Lolo. Ang bata rin daw na nakita ni Lolo Selmo ay anak ni Francisco. Ayon daw sa kanyang nakita, ay kinukulong ni Francisco ang sariling anak para hindi ito saktan o makapanakit ng tao. Kaya raw palaging dinadalhan ng bangkay ni Francisco ang anak upang makakain ito ng tao. Sinabi ko ang lahat kay Lolo Selmo at labis na galit ang kanyang naramdaman. Niyaya ako ni Cabaw na harapin si Francisco sa mga sandaling yun upang matapos na ang kasamaan nito. Naramdaman kong muli ang paggapang ng enerhiya sa aking katawan mula sa mutya. Pipigilan pa sana ako ni Lolo Selmo pero hindi ko na maawat ang sarili ko. Tumungo akong muli sa bakuran ng bahay ni Francisco at tinawag ko siya. Makaraan ng ilang sandali ay lumabas na siya. Hinarap niya ako ng nakangisi. Naramdaman ko ang presensya ni Lolo sa aking likuran. Napatingin si Francisco sa aking likuran at tumawa siya ng malakas. Ang lakas naman ng loob ninyo maglolo na pumunta rito. Anong kailangan nyo? Ha? May sakit pa ba ang lolo mo? Hindi, Francisco. At alam ko na alam mo kung ano ang pinunta namin dito. Batid kong alam mo na kanina pa na nandito kami. Ganon nga. Alam ko kanina pa na may nakasunod sa akin. Hindi ko lang akalain na kayo pala yun. Umalis na kayo at wala kayong mapapala sa akin. Itigil mo na ang pagpapanggap na Dr. Francisco. Tama na ang kasamaan mo. Hindi na tamang ginagawa mong ito. Hindi. Madali lang sa inyo sabihin yan dahil hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan namin. Isa pa, wala naman akong pinapatay na tao. Patay na sila o mamamatay na. Kaya ano ang masama ron, ha? Masama pa rin ang ginagawa mo. May pagkakataon pa silang mabuhay, pero ipinagkakait mo. Pasensya na, pero hindi ko magagawa ang gusto ninyo. Umalis na kayo kung ayaw niyong ako mismo ang papatay sa inyo. May paraan pa. May alam mo kung paraan kung paano ka mapagaling at mawala ang sumpa ng pag-aaswang mo. Napatingin ako kay Lolo Selmo nang marinig ko ang sinabi niya. Hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yon, kaya takang-taka ako. Lumapit ako sa kanya, saka ko siya binulungan. Lo, ano ho bang pinagsasabi niyo? Totoo yun na po. Matagal ko nang pinag-aralan ang bagay na ito. Mula sa libro na binigay sa akin ng lolo ko rin, may paraan pa para magbago ang isang aswang. Sigurado ka ba dyan, Lo? Paano kung hindi gumana? Ang mahalaga ay nasubukan natin at malaman kung gagana ba o hindi. Bumaling muli si Lolo Selmo kay Francisco at muli niya itong tinanong. Ano? Gusto mo bang subukan? Pero hindi ko alam kung gagana ba ito o hindi. Pero wala namang mawawala kung susubukan, hindi ba? Huwag mong subukan na bilugin ang ulo ko, tanda. Sino naman ang makakapagpagaling sa isang aswang, ha? Wala! Kundi sana matagal nang walang aswang sa mundo, kung alam mo ang gamot! Huwag mo na akong lukohin pa. Ang alam ko lang, gusto niyo akong patayin! Maniwala ka sa akin, Francisco! Umalis na kayo! Wala kayong mapapala sa akin! Sinubukan kong humakbang palapit kay Francisco. Sinasaniban na ako ng mga sandaling yun ni Cabaw at ng mutya ng kalabaw. Bago pa tumama ang suntok ko kay Francisco, ay naramdaman ko na may sumipa sa aking tiyan. Nanlaki ang mga mata ko nang tumilapon ako sa ere at bumagsak ako sa lupa. Napatingin ako kung sino ang sumipa sa akin at nakita ko ang isang batang lalaki na may matalas na tinging ibinibigay sa akin. Tumayo ako mula sa pagbagsak at hinarap ko ang mag-ama. Lumapit sa akin si Lolo at tinanong
kung ayos lang ako. Tumango naman ako sa kanya. Sabay naming hinarap si Francisco at ang batang lalaking. Pasensya na kayo. Hindi ako hahayaan ng anak kong mapahamak. Kung may kailangan mang kayo na katakutan sa aming dalawa, ang anak ko yun, mas malakas siya sa akin dahil wala siyang ibang ginagawa araw-araw kundi ang magpalakas at kumain ng mga bangkay. Magdadala lamang ng kapahamakan ng anak mo sa buong bayan, Francisco. Kaya habang bata pa siya, ay kailangan ng putulan ng sungay. Dadaan muna kayo sa akin bago niyo siya masaktan. Mabilis ang naging kilos ni Francisco. Agad siyang sumugod sa amin ni Lolo Selmo. Humanda ako sa kanilang pag-atake, lalo na at malakas ang kanyang anak. Sumugod si Francisco at agad naman siyang hinarap ni Lolo Selmo. Ako naman ay hinarangan ko ang batang lalaki para hindi niya matulungan ang kanyang ama laban kay Lolo Selmo. Nakangisi sa akin ang bata. Kitang-kita ko ang paghaba ng mga kuko niya sa kanyang daliri at mga paa. Naging matulis din ang dalawang pangil ng kanyang ngipin habang nanlilisik ang mapupula niyang mga mata. Itigil mo na to, bata! Mali ang ginagawa mo! Huwag mong sayangin ang pagkakataon na magbago ka pa! Pero sa halip na sagutin niya ako, ay tumawa siya ng malakas. Kumuyom ang kamao ko at hinanda ang aking sarili kung sakali mang salakayin niya ako. Agad na tumakbo ang batang lalaki. Mabilis siyang tumakbo at halos hindi ko na siya makita kung saan siya pumunta. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na lang na malakas niya akong sinipa sa aking likuran. Napasinghap ako sa sakit at natumba sa lupa. Dumaing ako ng malakas. Tumungo ang bata sa aking tagiliran. Saka niya ako sinulyapan. Gumisi siya nang makita ang sitwasyon ko. Pinakita niya sa akin ang matutulis at mahahaba niyang mga kuko. Nanlaki ang aking mga mata. Mabilis niyang itinarak yon sa akin, pero agad akong nakaiwas. Gumulong ako sa bakuran ng kanilang bahay. Noong nagkaroon na ako ng oras na makatayo, hinarap ko siya at sinugod. Ilang beses kong tinangka siyang saksakin gamit ang punyal kong hawak, ngunit naiilagan naman niya yun lahat. Ramdam ko ang galit ni Kabaw sa aking katawan, subalit mas malakas sa amin ang batang lalaki. Umatras ako mula sa batang lalaki at sinabuyan ko siya ng asin. Napasigaw siya ng malakas dahil doon. Sinamantala ko ang pagkakataon na yun para daganan siya. Noong nadaganan ko siya, ay inilipat ko ang aking hinlalaki sa kanyang noo. Agad kong inusal ang dasal na nabasa ko sa likod ng libro ni Dodo Selmo. Yun ang dasal kung paano pagalingin ang aswang sa sumpang ipinataw sa kanila. Nagpumiglas ang batang dalaki, pero hindi ko hinayaan na makawala siya mula sa akin. Palakas ng palakas ang bigkas ko para labanan ang sigaw ng batang lalaki at ang lakas nito. Hindi ako tumigil kahit na sinaksak niya ako sa aking tagiliran gamit ang kuko niyang mahaba. Kitang-kita ko ang panghihina ng bata noong patapos na ako sa pagdarasal. Hindi na rin siya nagpupumiglas at hinayaan na niya ako sa aking ginagawa. Ilang sandali pa ay sumuka ng itim na likido ang batang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad akong tumayo nang maramdaman kong may gumagalaw sa loob ng kanyang tiyan. Nang tingnan ko ito, ay kitang-kita ko ang isang nilalang na binubutasan ang tiyan ng batang lalaki. Umiling-iling ako habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Dinaluhan ko ang batang lalaki para sana tulungan ito nang maramdaman ko ang malakas na suntok sa aking mukha. Nakita ko si Francisco na hinang-hina na tumungo sa kanyang anak.
Lumuhod siya sa gilid nito at inangat ang ulo ng bata. Narinig namin ni Lolo Selmo ang malakas niyang iyak nang mawalan na ng buhay ang batang lalaki. Tuluyan na rin nakalabas ang patay ng nilalang na mukhang paniki. Napanuhod din ako sa lupa at hindi makapaniwala na napatay ko ang batang lalaki. Ubiling-iling ako dahil ang nais ko lamang noon ay ang mapagaling ito o iligtas. Pero hindi ko inaasahan na mapapatay ko ito. Galit na galit si Francisco sa akin. Kinuwelyuhan niya ako at agad na sinuntok sa aking mukha. Hinayaan ko siya na pagsusuntukin ako hanggang sa napahiga ako sa lupa. Nakatulala na lamang ako noon at hinayaan ang konsensya ko na lusubin ang buo kong pagkatao. Tumilapon si Francisco sa kanilang dako ng kagubatan. Dinungaw ako ni Lolo Selmo. Tinulungan niya akong makatayo at pilit niya akong ginigising. Pinilit ko na baliwalain ang konsensya ko para makakilos na ako at masabayan si Lolo Selmo sa pakikipaglaban kay Francisco. Ipinilig ko ang aking ulo at muling hinarap si Francisco. Galit na galit siya sa amin ni Lolo Selmo. Kitang-kita namin ang pagpapalit niya ng anyo. Tulad sa kanyang anak, ay may mapupula rin siyang mga mata, mahahabang pangil at ngipin, at matutulis na mga kuko sa kamay at paa. Ah! Magbabayad kayong dalawa sa pagpatay niyo sa anak ko! Kayo rin ang papasukahin ko ng dugo at bubutasin ang dyan! Kung hindi ka sana nagmatigas kanina, Francisco, hindi ito mangyayari. Ikaw ang nagdala ng kapahamakan sa anak mo. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng itim na bertud. Kung noon pa man ay pinutulan mo na ng sungay ang anak mo, hindi sana ito mangyayari sa kanya. Ah, hindi totoo yan. Magbabayad kayong dalawa. Agad na sumugod si Francisco sa aming dalawa ni Lolo Selmo. Tinulak ako ni Lolo at siya ang humarap sa aswang. Hinataw niya ang buntot ng pagi sa aswang. Rinig ko ang pagsigaw nito nang nakakakilabot. Agad naman akong kumilos at sinuntok ko sa mukha si Francisco. Malakas ang pagkakatama ng aking kamao sa kanyang mukha. Umiling siya at malakas na tumawa. Sunod-sunod siyang hinampas ni Lolo Selmo ng buntot ng pagi. Ako naman ay kumilos para dasalan ang aswang. Pero mabilis na nagpupumiglas si Francisco hanggang sa tumilapon si Lolo. Sinakal ako ng aswang sa aking leeg. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Ramdam ko ang galit sa akin ni Francisco ng mga sandaling yun. Ngumiti ako sa kanya at malakas ko siyang sinipa sa kanyang tiyan. Nabitawan niya ako at sinapo ang kanyang tiyan. Nilapitan ko siya at malakas na sinuntok muli sa mukha. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa matumba siya sa lupa at mawalan ng balay. Tinawag ko si Lolo Selmo. Tumakbo naman siya palapit sa akin. Lo! Gawin mo na! Pagalingin mo na si Francisco! Kahit ito man lang, ay makapagbagong buhay siya! Oo, opo! Sandali lang at hugutin ko muna ang lakas ko! Mukhang nanghihina yung mga kamay ko. Bigkasin mo na, Lo, at uulitin ko. Ituro mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ipatong mo lang ang hinalaki mo sa kanyang noo. Ginawa ko ang utos na yon ni Lolo. Pagkatapos noon ay binibigkas na ni Lolo ang dasal. Noon ko napagtanto na mali ang dasal na aking binigkas kanina sa anak ni Francisco. Pumikit ako ng mariin para maibigay ko ang kakayahan na pagalingin si Francisco. Dumaing ng sunod-sunod si Francisco hanggang sa sumigaw siya ng malakas. Nangisay siya sa kanyang kinahihigaang lupa, pero patuloy pa ding nakadiin ang aking hinlalaki sa kanyang noo.
Naramdaman ko ang pagluhod ni Lolo sa aking gilid at ang pagpatong ng kanyang hinlalaki sa noo ni Francisco. Sabay naming binigkas ang dasal hanggang sa tumahimik na ang aswang. Iminulat ko ang aking mga mata at sumalubong sa akin na nagbalik na sa normal na anyo si Francisco. Tinapik ko si Lolo Selmo sa kanyang balikat. Tumayo kaming dalawa habang nakatingin kay Francisco. Lo, napatay ko ang anak niya. Hindi ko sinasadya. Akala ko yung dasal na nakita ko sa likuran ng libro ay ang dasal na magpapagaling. Yung pala, dasal yung para mapatay ang aswang sa tiyan niya. Hindi mo sinasadya ang pagpatay sa bata, Manny. Ginawa mo lang yon dahil gusto mo siyang tulungan at mapagaling. Tumahimik ako sa sinabing yun ni Lolo. Binuhat namin si Francisco papasok sa kanyang bahay at maging ang bangkay ng kanyang anak. Pagkatapos nun ay umuwi na kami ni Lolo Selmo sa kanyang bahay. Buong gabi akong hindi nakatulog dahil sa pangyayaring yun. Hindi mawala-wala sa isip ko ang mukha ng batang lalaki. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang mukha niyang sumusuka ng dugo. Kinabukasan ay narinig na lang namin na inilibing ni Francisco ang bangkay ng kanyang anak. Minsan namin siyang nakasalubong sa bayan. Sinubukan ko siyang kausapin pero hindi niya ako pinansin. Nagngangalit ang mga mata niya nang tignan ako. Kahit hindi siya magsalita ay ramdam ko ang galit niya para sa akin. Makaraan ang ilang araw ay nabalitaan na lamang namin ni Lolo Selmo na umalis na si Francisco sa aming lugar. Yun ay dahil maraming mga taong bayan ang nagreklamo na hindi naman siya nakakapagpagaling na may sakit at isa lamang siyang peking doktor. Habang nagbebenta kami ng kesong puti ni Lolo, ay tinapik niya ako sa aking balikat. Alam ko na napapansin niyang palagi na wala ako sa aking sarili. Simula noong matapos ang laban namin kay Francisco. Huwag kang mag-alala, apo. Magiging maayos din ang lahat. Huwag mo nang isipin pa ang nangyari. Hindi mo yun sinasadya. Hindi mo napatay ang anak ni Francisco. Hindi naman yun mawawala sa isip ko, Loy. Gabi-gabi ko siyang napapananginipan. Galit na galit ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Sumisigaw siya ng tulong at papatayin niya raw ako. Magdasal ka, apo. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Alam ko na tutulungan ka niya at lilinisin niya ang iyong puso. Magtiwala ka lang, apo. Salamat, Lo. Susubukan ko po bukas sa araw ng Linggo. Hayaan mo't sasabahan kita. Kinabukasan ay nagsimba ako at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Naramdaman ko ang kaginhawaan sa aking puso. Tuwang-tuwa ako dahil kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Dahil doon ay inalayan ko ng dasal ang anak ni Francisco sa puntod nito. Halos taon-taon ay hindi ako nakakalimot sa anak ni Francisco. Naisip ko na baka sa paraang yun ay makabawi man lamang ako sa kasalanang aking nagawa. Wala na rin kaming naging balita kay Francisco simula noong umalis siya sa aming bayan. Nakalimutan na rin siya ng mga taong nagpagaling sa kanya. Si Lolo Selmo ay pumanaw na rin nang umabot siya sa edad na 91. Iniwan niya sa akin ang kanyang mutya na nagpapagaling sa mga may sakit. Nangako rin ako sa kanya na ipagpapatuloy ang kanyang misyon hanggang sa aking pagtanda. Dahil doon ay naging isa akong albularyo sa aming bayan. Ako na rin ang nagpapagaling sa mga taong naengkanto, nabarang, nakulam, o kaya ay naaswang. Masaya ako sa ginawa ko at marami akong natulungang mga tao.
Marami rin akong napatay at napabagong aswang. Subalit ang ilan sa kanila ay piniling maging masama sa halip na may pagkakataon silang magbago. Tangan ko pa rin ang mutya ng kalabaw. Kung may pagkakataon man na gamitin ko ito, ay hindi naman ako pinabayaan ni Kabaw. Hanggang sa aking pagkakaroon ng sariling pamilya at pagtanda, ay ramdam kong naroon pa rin siya at ginagabayan niya akong. Hindi man ako sa ngayon ng gagamot, pero nanatili pa rin akong tumutulong sa aking kapwa sa paraang kaya ko. Para kay Francisco, kung saan man siya naroroon, sana'y mapatawad mo ako sa aking nagawa. Kung may pagkakataon man tayong magharap muli, sana malaman ko na nagbagong buhay ka na. Wakas.